สวัสดีครับผมชื่อกวนโตครับคุณสบายดีไหมนะครับฉันสบายดีมากดูแลตัวเองนะครับฉันรักคุณมากๆ Siguro nagtatanong kayo kung bakit ako nagsasalita sa wika ng mga Thai o lingwahe sa bansang Thailand. Mga kakwento, may kaugnayan kasi sa bansang Thailand ang kwento natin ngayon. Ang mga magagandang dilaga na nakikita ninyo ngayon ay kabilang sa tribong tinatawag na Karen. Sila ay matatagpuan sa mga burol ng bansang Thailand. Pinaniniwalaan na ang bilang nila ngayon ay umabot na ng 1,000,000. Dahil sa digmaan noon sa kanilang bansang Burma o tinatawag na ngayon na bansang Myanmar. Mula sa Tibet, lumipat sa South Myanmar at ngayon nasa northern part of Thailand na sila. Ang kagandahan at ang pagpapanatili nila ng kanilang kultura ay masisilayan sa border ng bansang Thailand at Myanmar. Tulad na lang ng probinsyang Mekong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, at iba pang mga bahagi ng Central Thailand. Sila ay binubuo ng 4 na uri ng mga Karen. Ang una, White Karen o tinatawag na Isgao. Pangalawa, Red Karen o Po. Pangatlo ang Pao. At ang pang-apat ay Kaya. At ang nakakamanga, dahil bawat uri ng tribo ng Karen ay may sariling lingwahe at dialekto sa komunikasyon. Ibig sabihin na bawat isang pangkat ay may iba't ibang uri ng lingwahe. Kahit hindi man sila nagkakaintindihan, sila pa rin ay nakatira lang sa isang lugar. Magkakaiba man ang kanilang pananalita pero buhay na buhay sa kanilang bawat grupo ang salitang respeto. Kaya hindi sila nagkakagulo. Peace lover kasi sila, mga kakwento. Mga kakwento, alam kong napansin nyo rin na may bakal na nakalagay sa kanilang mga leeg. At honestly, ako din ay talagang nagulat sa haba ng kanilang leeg. Kaya nga sila tinatawag na mga giraffe women. Kung nag-aaral sila, sigurado nga palaging top yan sa klase. Siyempre, ang haba ng lego, ang daling mangopya sa katabi. Kaya ngayon, mga kakwento, samahan ninyo ako sa ating kwentuhan at sabay-sabay nating kilalanin ang tribo nila. Bakit nga ba mahaba o pinahaba ang mga leeg ng mga kababaihan? At bakit parang ligaw na sunog sa gubat na sobrang bilis ang pagkalat ng kanilang kasikatan? Samahan ninyo akong muli at hindi na natin patatagalin pa. Kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo, mga kakwento! Maligayang pagbabalik! Naka-subscribe ka na ba? Baka hindi pa, baka naman, pwede mo akong mabigyan dyan. At welcome na welcome ka sa aking channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo. Nakakamanghang tingnan ang mga bakal na inilalagay nila sa kanilang mga leeg. Hindi natin mapipigilang magtatanong kung mabigat ba ito? Masakit ba ito sa leeg habang sinusuot? Dahil nga hindi naaarawan, hindi kaya mabaho ang kanilang leeg? Paano kung sila ay naliligo? Tinatanggal kaya nila ito? Don't you worry, mga kakwento, dahil mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano nila nililinisan ang kanilang mga katawan. Sasagutin muna natin ang katanungan kung bakit nga ba ang mga kababaihan ay nagsusuot ng ganito? Well, tatlo ang pinaniniwala ang dahilan kung bakit nagsusuot sila ng ganito. Una,
Pinaniniwalaan nila na ito ay isang proteksyona mula sa kagat ng isang tigre. Dahil kadalasan daw, ang unang kinakagat ng tigre daw ay ang kanilang mga lega. Kaya sa pamamagitan nito, sila daw ay naproproteksyonan. Pangalawa, ito ang nagsisilbing palatandaan ng mga kababaihan na ikaw ay kasapi sa tribong Karen. Pangatlo, sabi ng mga anthropologist, ito ay magiging dahilan na sila ay magiging less attractive sa ibang mga tribo. At dahil dito, hindi na daw sila pipiliin bilang magiging isang alipin. Ngayon naman ha, ating pag-uusapan kung gaano nga ba kabigat ang brass rings na bakala na inilalagay nila sa kanilang leg. Mga kakwento, ang brass rings ay may bigat na 4.5 kilograms at magsusuot pa sila ng mga iba't ibang palamuti na may bigat din ha, para mas lalo pang hatakin ang kanilang katawan pababa. Sa murang edad pa lamang, ang mga bata ay ipapasuot nito at ang brass rings ay dadagdagan nila habang sila ay lumalaki. Tumataas ang iyong edad, dadami rin ang mga brass rings na inilalagay. Mga kakwento, kung yung titingnan, ang kanilang leeg ang humahaba. Pero hindi ganyan, hindi naman talaga pinapahaba ang kanilang mga leeg dahil ang tunay na nangyayari. Dahil sa bigat ng brass, ito ang naghahatak pababa ng collarbone at ang ribs ng tao. At nagdudulot ito na parabang humahaba ang ating mga leeg. Mga kakwento, nung sila ay nasa Myanmar pa, sila ay mga magsasaka. Nagsasaka sila sa kanilang mga bukirin. Dahil sa kaguluhan at gyera doon, sila ay lumipat ng tirahan sa bansang Thailand. At sa bansang Thailand na sila namumuhay. Dahil sa nakakamangha at nakabibiganing kultura na meron sila, binibisita sila ng mga maraming turista. At dahil dyan, naisip nilang gumawa sila ng mga iba't ibang palamuti o di kaya'y mga damit na sila mismo ang gumawa. At binibili naman ito ng mga turista. Hindi man sila makakapagsalita sa iba't ibang mga lingwahe. Ang kanilang alam lang kasi yung sarili nilang dialekto. Sa pamamagitan ng pagpindot ng calculator, yan ang kanilang paraan para ipakita sa mga bumibili kung magkano ang kanilang ibinibenta. Mga kakwento, ang sinumang may balak na bibisitahin sila sa kanilang village ay maganda lang kayo ng $10 para entrance fee at pambili ninyo ng mga souvenirs na nasa loob ng village. Malaking tulong na ito sa kanila para mas lalo pang mapreserba ang kanilang tribo at kultura. Mga kakwento, sa modernong panahon ngayon, marami ang mga iba't ibang hamon na kanilang dinaranas ng kanilang tribo. Pero kayang-kaya pa rin nilang pananatiling buhay ang kanilang kulturang kanilang kinagisnan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Mega mega loud shoutout sa ating kakwentong sina Janine Sigin, Mariela Sexy Vlog, Tropang Makatao, at Team Premiera. Maraming maraming salamat mga kakwento sa inyong solid na suporta. Kita-kita muli tayo sa next video ko. Paalam muna sa ngayon at hanggang sa muli.